Tut, wala na ibang number? Ay, alam mo maganda ko, pinamadala ko. Lal? Wala bang lol? Wala na iba? Wala ibang number? Meron. Anong number? Ganda na nga yan eh. Hindi, ari, parehong nakapangalan. L. Parehong L, parehong 2. Oh. Anong start ng number nagsimula? 200. I-restore ko lang muna itong kotse na to para magamit kasi may timo lang yan dito. Ayan, i-restore ko lang muna to para magamit. Mahirap pagka yung ano, masyadong magamit na sasakyan dito. So, meron kasi kami ngayong sa celebration, birthday ng aking mother. So, yun. Yung kapatid ko kasi walang magamit. So, paggamit, gagamitin muna niya to. So, yun. Testing ko muna kung naandar. Tagal na kasi ito, hindi naandar eh. Goods. Okay, battery. So, dito kasi, pagka nag-restore ka ng sasakyan, hindi mo kailangan dalhin yung mismong sasakyan para ma-restore. Nadalhin mo lang is document, yung tinatawag na TOD, Transfer of Document. Yung original, wala naman dito ang tape. So, yun lang ang dadalhin. Then, i-restore mo lang siya. Depende sa'yo kung gusto mo muna ng temporary or kung gusto mo ng full years. So ngayon yung Lancer na i-restore ko ngayon, yung kotse na nasa bahay, pambenta kasi yun, i-restore muna ng siguro mga 1 week. So yun lang babayaran mo na registration para magamit. So kung halimbawa naman ibebenta mo, ang kailangan is kailangan mo nang pumasa sa safety. Titingnan nila yung yung license mechanic lang ang makakapag safety. Ang chine-check nila lahat yung mga mechanical issue, mga halimbawa mga ball joint, tie rod, kung tread wear is tama sa sukat, sa minimum measurement, tsaka yung mga brakes kung tama sa measurement. Ganun dito pagka magre-restore ang sasakyan. Pero kung halimbawa naman hindi mo pabebenta, kagaya nun, naka-storage lang siya, may babayaran kang I think nasa $45 for the whole year. Yung storage naman na tinatawag, pagka naka-storage siya, kung ano man mangyari sa sakyan, may makiklaim ka pa rin kasi binabayaran mo pa rin yung storage insurance kung tawagin ba. So yun, temporary registration ko muna ngayon para magamit. Hindi ko lang kung magkano ngayon ang temporary insurance. So, susunduin ko lang si Ermat kasi sa kanya nakapangalan yun eh. So narito na ako sa Sarbit Travel Insurance. Madam! Re-restore lang yun lang sir. Hindi, kaya Ermat ang kapangalan niya. Ba't nakamaskara ka? Nasaan si Madam Auring? Eh, si... Ha? Huwag na pagsatan din. Okay. Si Ren, ba lumipat na ng price? Saan na siya? Nova Scotia. Si Ren, binata pa si Ren, diba? Kita rin may
Lensmark? Kasi Lensmark ang ano. Ano yun, di sa yung trabaho din sa ano din? Sa... Hindi, barko na ano? Ah, ganon? Barko, di ba? Ay, talaga? Bumalik siya dun sa ano? Sa bus. Bus. Lipat ng barko. Ang gawaan din ng barko? O ano sa dosiman? O ano? Gawaan ng barko? Gawaan ng barko. Drafting pa rin, di ba? So, nandito ko ngayon sa Sarbit Travel Insurance. Bago na makakuha ng asawa doon. Ay, Mitsubishi Lancer yung suspended ang ano? Ba't suspended ito? Eh, wala nang pabayad eh. Wala nang pabayad. So, nandito ako ngayon sa Sarbit Travel Insurance. Ay, hello. So, sino ba yan? Ako baka naman si inimidya mo na ako, ha? Ha? Inimidya mo na ba? Umimidya kita ngayon. So, dito ako nagpapa-insured. Dito ako nagpapa-insured ng sasakyan. Lahat ng sasakyan ko, tsaka life insurance, tsaka sa so, mga darating na gusto pumunta ng Canada. Ano mo, i-promote mo ang sakit? Oh. Ito, Sarbit Travel Insurance. Hanapin nyo lang sila, si Ate Jo, si Ate Marisa, tsaka si Ate Lisa, nandun sa kabila. Puro Pilipino rito. Yung mga darating na nag-aaral. Hindi na kailangan ng safety. Par galing ba ito kanino? Wala. Kay sino dati original na anak nito? Si Darwin. Oh, hindi na, kasi anak. Anak sa nanay. Hindi na kailangan ng safety. Oo, dapat yung lupad ko dire-record. Sige nga. Iniri nyo natin ng 1 month, no? Gamitin mo na lang ng isang buwan. Magkano yung 1 month? Tingnan natin. The registration disability has been inactive. Wala na pala ngayon temporary. Meron, pero for safety purposes, to move the vehicle from bahay to shop, to ipapagawa. Ah, okay. O, ganun lang. O kaya naman merong bibili ng sasakyan mo, ipe-test drive. Yung all purpose ko ba? Pleasure lang, ano? Kasi gagamitin lang ni ano? Oo, oh, paikot-ikot lang naman eh. Wala namang trabaho. Sino si Darwin? Yun na nga, si Renz. Ah, si Renz? Oo, oh, yun na nga. Ah, nandito siya ngayon? Oh, narito nga. One week lang. Birthday ni Armat eh. Tapos, ay, happy birthday, tita. Ito ako na invitado. Parang special ka sa mga anak. Parang yung looking young, tita. Anong ginagawa mo, ha? Anong wala. Ibigay mo naman tayo ng sikreto. Ito, ha? Maganda. Tita. Wala na ibang number? Ay, ayun na maganda. Utin mo dalawa. Lal? Wala bang lol? Wala. Wala na iba? Ayaw. Wala ibang number? Meron. Anong number? Ganda na nga yan eh. Hindi, ari, parehong nakapangalan. Parehong L, parehong 2. Anong start ng number na simula? 200. 200? Isang babag mili. 200 hanggang ano? Wala, 200 lang yan. 200. Oh, ari na may ano na eh. Permanent, permanent, permanent naman na itong number na ito eh. Wala bang tricol? Wala eh. Wala, hindi pa kami na ito. Wala bang tricol? Ayan, eh, 300. Nakuha na yan, 300. Triple digit. 999? Puro lal? Opo, puro lal. Lalala? Lalala? Dito, ikaw nakakapili ng plate number. Kung anong gusto mong number? 270? Anong birthday mo dito ngayon? Nung 22. Yes. Oo, nakisahan yung sinelebrate. 298. Diyan lang, saan? 297. Talaga. Anak 8. 298? 288 ang huli? 288. O diba pag dito, pagka mga malalapit, special na nakakapili ng plaka. Special people, pinapag-anon, mukha lang kami. Lalto na yun. Sa airport na natin, 1 month lang. At least may magamit din pala ako. Kumusta bagong bahay? Kaya nag-ano ka na ba? Na. Blessing ka na ba? Blessing-blessingan? Oo, okay lang. So, nandito ako ngayon sa Canton Buffet Restaurant.
So karaoke night. Sarado. Bakit kayo sarado? Bakit sarado? Sarado? Sarado. Oh, tinik-sarado nyo kami. So yan, dito ang set. So, paalis muna ako rito sa canteen buffet. Meron kami kasing celebration ngayon. It's my mom 65th birthday. So, uwi muna ako. Babalik ako kasi may kailangan lang ako kunin sa bahay. Then, balik na ako rito. So, nandito na ako sa garahe. So, papalitan ko lang ito ng plaka. Ganito lang dito pagka magpapa-registration ka. Ito kasi sa kapatid ko naka-insured. So, pinarehistro ko under kay mother ko. So, ganun lang. Ang paparehistro mo lang ito, papalitan ulit ng panibagong plaka. And then, ito na yung mismong permanent mo na rehistro. Dito kasi, pag nag-rehistro ka ng sasakyan, per plaka, hindi yung per sasakyan. Hindi kagaya sa Pilipinas na pagka magpaparehistro ka, kailangan yung pagbinenta mo yung sasakyan, kung ano yung plate number, yun na yun. Kumbaga, naka-permanent na yung plate number na yun sa sasakyan. Pero dito, naka-permanent sa iyo is yung plaka lang, hindi yung sasakyan. So, ito, papalitan ko ng plaka and then gamitin ko muna. Pinarehistro ko siya ng 1 month kasi wala na daw yung temporary registration na for good for 1 week or ilang days lang. So yun, palitan ko muna then balik ako dun sa ano namin, sa reception para sa celebration. Keep safe and keep on trucking.